Nais ko lang ikwento yung ano, paano namin nang isulat yung banal na aso, Santong Kabayo. 1993 noon, dumating si Dong sa bahay ng alas 7 ng umaga. Tapos habang doon pa lang siya sa gate, sa labas ng gate, kinuwento na yung karanasan niya sa jeep nung papunta siya ng bahay. Na kanya, meron daw siyang nakasakay na ale, tapos nagro-rosaryo, nakapikit ang mata, tapos pumara sa may simbahan. Tapos doon siya binabasa ano, sa yellow box na unahan pa, mga 10 meters pa unahan ng gate ng simbahan. Eh, nung pagbabaraw ng ale, mura ng mura ito. Natawa ako dun sa kinwento niya. Kaya sabi ko, magandang kantayan daw nga. Sabi niya, ang alin? Sabi ko, halika nga, pumasok ka muna dito. Yeah, pinaupo ko siya dun sa pawayan na bangkito na hinanda ko. Tsaka lamisita. Doon ang lamisita, tsaka yung yellow paper kung saan kami nagsusulat. Kasi nga magkakaroon kami ng pagsusulat nun. Sinulat ko sa yellow paper, sabi ko, banala, ano mo na ito pare, freestyle mo na yung ula mo ng rhyme, prose lang. Harap ko sa jeep kamo, ang isang ale, nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit, pumara sa may simbahan o kumbento. Sa babaan lang po, sabi ng chopper, kasi may pulis o nanguhuli. Mura pa rin ng murang ale. Tapos pinabasa ko sa kanya, o pare, basahin mo. Nung binasa niya, sabi niya, o tapos, sandali lang, kinuha ko na yung gitara sa tabi ko na nakasandal sa pader. Tapos nagsascan ako ng mga chords ngayon, bumagsak ako sa E minor tsaka C. Tapos nung pagbagsak ko doon ng chords na yun, E minor. Karap ko sa jeep, C. Ang isang ale, E minor. Nagro-rosaryo, C. Mata niya'y nakatikit, E minor. Pumara sa may kumbento, C. Sa baba lang po, sabi ng chopper, E minor. Kasi may nanguhuli, C. Mura pa rin ang murang ale. Tapos sabi ni Dong, ngayon, din yata niya na nakita na ano, na maganda yon. Kaya ginawan muna namin ng pangalawang stanza. Yung pangalawang stanza noon, ano na, fiction na. Yung gagawin lang namin yung karakter tsaka yung sitwasyon, yung nangangaral sa kalye ang isang lalaki, hininga ng pera ng batang pulubi. Pasensya na, para daw sa templo, pangkain lang po, sabi ng paslit. Talagang hindi pa po pwede. Lumipat ng pwesto ang lalaki. Tapos noon, kinanta namin yung dalawang stanza. Sabi ko, kailangan nito ng ano, ng pambuo. Parang conclusion, pang-conclude. Kaya doon kami kumonsulta sa ano, sa lagi namin ginagamit pag nagsusulat kami, yung Filipino to Filipino na dictionary. Lumanding kami sa ano, sa likod doon sa idioms, nakasulat doon, banal na aso, santong kabayo. At ang ibig sabihin, hypocrite. O hipokrito. Kaya yun, sabi ko, mismo ito Dong, ito na yun. Tapos nung kinanta namin, yun nga, ang ganda ng hagod kasi yung tono, pataas na. So, pang-heighten na ng, ano, ng kanta talaga. Banal na aso, santong kabayo. Tapos, nahinto kami, ngayon, ano na ngayon pagkatapos nito? Kaya, subukan natin to pare. Ilang minuto pa, naisip namin yung natatawa ako. Nalaso, santong kabayo, natatawa ako. Tapos, ganun yung karanasan nun. Tapos ilang minuto ulit, paulit-ulit yung chorus lang, paulit-ulit. Hanggang natatawa ako. Bigla kaming natawa. Tapos doon na namin naisip, yun mismo, hi-hi-hi-hi. Kaya yun, nabuo na ngayon yung kanta.
mula sa stanzas, dalawang stanza hanggang doon sa chorus. Maya-maya, habang inuulit-ulit namin yung kanta, naisip ko na may maganda pang ilagay dito. Kaya ilang minuto pa uli, naisip namin yung yung sinabi ni Kristo sa Biblia, sa Mark yata, na anuman ang iyong ginagawa sa iyong kapatid ay siya rin ginagawa mo sa akin. Kaya nagkatono rin ng may variation din yung tono. Anuman ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, E minor, ay siya rin ginagawa mo sa akin. So nabuo na talaga yung kanta, na declare na namin niya, ito na yun, kompleto na, buong-buo na yung kanta. Tsaka sa dalawang chord lang. Dalawang chord mula stanza hanggang chorus hanggang refrain. Kaya kompleto na talaga yung kanta. Ngayon yung intent ng paggawa ng kanta, ang sa akin, personal ko na intention ng paggawa ng kanta, na matagal na panahon na interesado ako sa pilosopiya ng reliyon. At saka kasi nung malit pa ako hanggang nagkoleyo, lumaki ako sa isang pribadong paaralan dito sa Davao na hawak ng mga pari. Eh ngayon yung dating kasi ng teachings nila sa akin, malungkot o nakaka-depress. Kaya yun ang una-una kong bata pa ako tinanong na bakit kaya yung magandang balita, bakit malungkot ang dating? Anong maganda dun sa balita kung malungkot yun ang pakiramdam? Kaya naging angkop yung kanta para ipahayag ko yung tanong na yun. Ang ibig sabihin naman ng kanta para sa akin, yung ipokrito, pagiging ipokrito, nasa akin yun eh, nasa atin lahat. Tama lang na para ilayon ko na gawin kong layunin sa bawat araw na sa bagay, mula pa nung tinanong ko yung tanong na yun, nilayon ko na pag-ibayuhin yung kabaliktaran ng pagiging ipokrito, ang pagiging hindi ipokrito, na para mas masaya ako, mas tunay ang pakiramdam sa loob, sa isip at saka sa puso at saka sa diwa. Kaya yun yung para sa akin kasaysayan ng kanta na ito. At sana na nagustuhan niyo yun. Maraming salamat.